mapaglaro ang buhay, ika nga nila. Kailangan mong sumabay sa agos dahil kung hindi, matatalo ka. New normal, ganito na lang isalarawan ng naturang panahon. Paano nga ba tayo humantong ito? It's a problem that's going to go away. When you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero. Magandang araw, Pilipinas. March 10, 2020. Ngayon ay nilagdaan ni Pangulong Duterte na naglalayong bawal lumabas sa pampublikong lugar hanggat hindi bumababa ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Lahat ng pampublikong sasakyan, paaralan at maging trabaho ng ating kababayan ay pansamantalang ititigil. Isa sa ilalim din sa enhanced community quarantine ang Pilipinas mula Marso hanggang Hunyo. Paano na nga ba mabubuhay ang milyong-milyong mamamayang Pilipino sa panahon ng pandemya? Daming nagbago. Mula sa sarili hanggang sa lipunan. Maraming binawian ng buhay. Kabataan na siyang pag-asa ng bayan ay tila nakulong sa kasarinlan. Ekonomiyang bumagsak. Sakit na lalong nagpahirap. Ito ang trabaho ko. Dito ko lang papakain ng pamilya ko. Kaya kahit mahirap lumabas, pipilitin ko alang-alang sa pamilya ko. Kami nagsasabi niya, hindi mo maiintindihan hanggang hindi mo naranasan. Pera, pagkain, kalayaan, lahat naubos na. Ilan lamang to sa mga naranasan natin sa panahon ng pandemya. Masakit mang isipin, ngunit nandun pa rin ang sakit ng alaala ng panahon nagdaan. Marami ng buhay ang pinawi. Marami ng buhay ang nasawi. Grabe yung epekto ng pandemya. May tindahan kami eh. Sa umaga, kailangan maaga kami magbubukas. Kailangan magtiyaga eh. Sa gabi naman, kailangan pagsapit ng curfew, magsasara na. Sa paglaganap ng COVID-19, marami ang tumigil sa pag-aaral. Gaya ng kapatid ko na hindi muna piniling mag-aral dahil sa sistema ng online class ngayon. Dahil sa online class, kinakailangan niyang gumamit ng mobile phone at internet. Eh, hindi naman namin afford na magkaroon ng ganun, kaya wala talagang pagpipilian, kundi ang tumigil muna. Nung nagka-pandemic, hindi na kami nakapasok gawa nga sa virus. Takot po kaming mahawa sa virus, lalo na ang mga anak ko. Natutunan ko sa pandemyang ito na walang permanente sa mundo. Lahat ng pag-iingat ay may kaakibat na kaginhawaan. Naging pagsubok man ng pandemyang ito, hindi naman ito naging sukatan upang pabayaan natin ang ating sarili. Narito ang ilang grupo ng mga kabataan kung saan sila ay nagsusulong para sa ligtas at masustansyang pamumuhay sa panahon ng pandemya. Ito ang Project IMPACT.